Kailangin po namin sa gabing ito, Father God, patuloy mong i-bless ang aking mga kapatid na nandito sa Zoom na ito, Panginoon. Ang dalangin ko po, Father God, ang iyong protection, ang iyong divine intervention, Father God in heaven, ang iyong provision na ipatuloy naming maranasan. I-bless mo, Lord, ang bawat pamilya, ang bawat sambahayan ng aking mga kapatid na ito. Pagpalain mo rin, Lord, ang aking mga kapatid na kung saan patuloy mong binibigyan ng responsibilidad sa kanilang balikat. Unang-una, Panginoon, ang aming head disciple na si Brother John Aero, Father God. Ang kanyang assistant na si Brother Ronel Cular. Ang youth ministers ni Sister Juna Manalo, Panginoon. Ang walang sawang umiintindi ng host na ito, Father God, si Brother Henry, Panginoon. Patuloy mong paggalop sa kanya ang wisdom at pagtsatsaga at pagtitiis, Panginoon. At bigyan ng magandang kalusugan. Pagpalain mo ang mga prayer partner, mga kapatid, ang aking mga co-preachers, ang mga dancing ministry, ang mga manunugtog, Panginoon, ang mga awit, lalong-lalo na ang naka-host sa gabing ito, ang District 3 ng Montalban. Patuloy mo silang i-bless ng kanilang sambayan. And Father God, pagpalain mo sa gabing ito ang mensahe ng aming mapapakinggan. Unang-una ang mga sharer, Panginoon. Dalangin po ito'y mag-motivate sa amin, mag-inspire sa amin, Panginoon, mag-mata, magbigay ng papang sa amin para makita na kami po'y makipaglaban sa anumang pagsubok sapagkat ikaw ang Diyos na nag-aabot sa mga taong tinawag mo, Panginoon. And Father God, sa 8B Live sa gabi ito, saan man sila naroon, sa bawat nanunood, natikinig, ang dalangin ko po, Panginoon, abutin mo sila ng iyong presensyang banal. And Father God in heaven, pagpalain mo ang bawat personal na desire ng aking makapatid, ang bawat hangarin, ang bawat mitiin. Panginoon, alam po namin na isa lamang ang aming tiyak. Hindi mo kami pababayaan. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai sa ngalan ng Ama. Palapakan si Yahweh El Shaddai. Praise God. Pagpalang gabi sa inyong mga kapatid. Salamat po sa inyong pagtugon sa panawagan ni Yahweh El Shaddai. Andito na naman po tayo sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na makapaglingkod. As what the Bible says in Philippians 2:13, for it is the God who works in you to will and to act according to His purpose. Ang sabi ng Diyos, Siya ang naglagay sa puso natin, Siya ang naglagay sa ating puso ng hangarin para ang Kanyang kalooban ay maganap sa atin. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong mahiya, huwag tayong magsawa na minsan pang ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, ako'y tatawag ng magpapatutuo ng kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Ang ating mga kapatid na kung saan patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon para ang kanyang kabutihan ay patuloy na maipahayag sa bawat isa sa atin. Tawagin ko po ang ating kapatid, Sister Lina Santo Niño. Palapakan natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga brother and sister ng sa ating na sa Yahweh El Shaddai. Magandang gabi po sa ating group head na si Brother Jun Ero, kay Brother Chito, Brother Henry na siyang nangangasiwa ng ating Zoom, at sa mga iba pa natin, si Sister Chona Manalo. Magandang gabi po sa inyong lahat, at ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Yahweh El Shaddai sa lahat ng biyaya at biyaya nagkakaloob niya sa ating lahat at kalusugang ating natatama sa ating araw-araw na buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng
mga pagpapalang kanyang binibigay sa aming mag-anak, at lalo higit po ang pagkakaloob niya sa akin nung ano po, hinihiling ko na sa kanya na 3 taon na talagang kasama sa prayer request ko po. Hindi po ako nagsasawa at lalong nanalig ako po kay Tita Ka Daddy. Nananalig po ako kay Brother Mike na basta wag lang daw pong magsawa sa pag hiling sa ating Panginoon at pagdadasal, ay darating din po ang biyayang hinihiling natin sa kanya. At ipinagkaloob na po niya after 3 years po na aking paghiling sa kanya na tulungan po niya yung anak ko doon sa kanyang kaso, at awa ng Diyos po, pinagkaloob po na na-dismiss po yung kaso na yon. At malaking pasasalamat ko po sa inyo, Yahweh El Shaddai, sa tulong na ipinagkaloob mo. At answered prayer po ako after 3 years. Amen. Kaya kayo po mga kapatid, huwag po kayong magsasawa. Hindi po komot, hindi po pinagkakaloob ni Lord yung hinihiling natin. Ibig sabihin eh, tayo'y nakakalimutan ng Panginoon. Angel lang po siya. Lagi lang din siyang nakatingin sa atin. At in God's time, pinagkakaloob din po niya dahil may reason siya kung bakit niya hindi agad pinagkakaloob. Salamat po. Yun po lang ang aking pagsasabihin sa gabing ito. At magandang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na brothers and sisters. Papuri sa ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Sister Lina Santo Niño, sa napaka-inspiring na patutuo mo. Tunay nga po, ayon sa iyong sinabi, na dumating man ang ilang taon, 2 taon, 3 taon, na tayo ay dumaan sa pagsubok, hindi ibig sabihin na tayo ay pinabayaan ng Panginoon. At napaka-positibo ng inyong pananaw, nang sabi mo nga, kapag tayo ay dumarating sa pagsubok, mayroong purpose ang Diyos. Truly that God is a God of purpose. Pag nakita natin ang magagandang bagay sa likod ng mga problema at pagsubok, ay hindi tayo mag-iisip na iwanan si Yahweh El Shaddai. Sapagkat lagi ko nga sinasabi, kapag iniwanan natin si El Shaddai, sino pa ang ating lalapitan? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. At tayo pa, itatawagin natin, susubukan natin si Brother Ruben, kung pwede na siyang magpatotoo. Brother Ruben Lecera, ang pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Brother Robert, andiyan ka po ba? Wala. Andiyan po ba? Tatawag tayo ng iba, mga kapatid. Hahanapin ko dito yung... Maghahanap ako ng ibang pangalan. Si Jeneline Arroyo. Andiyan po ba? Baka pagpapatutubo siya. Jeneline Arroyo. Check mo record ko, Brother Chito. Sige po. Sige, padaanan mo muna si Jeneline. Sister Jeneline, muna muna bago si Brother Ruben. Sister Jeneline, ikaw po mauna at sunod si Brother Ruben. Wala ba, Father Chito? Nasa Sister Jeneline? Okay po, Brother Ruben. Okay. Maraming salamat sa Diyos na kahit paano ay medyo naka-recover na ng kaunti. Bagaman medyo mahina pa ako. Ang pinaka-worried ko ay hindi ko maintindihan yung aking katawan. Naabot na ng mga kulang 3 linggo na. Natutuyo ang aking mga bibig. 3 oras lang ay tuyo na rin ang aking labi. At
may nagpa-blood cam. Tapos sa pre-check, ang problema eh masyadong takot ang mga ospital. Hindi ka basta papasok hanggat wala kang COVID free. Kaya salamat sa Diyos at pumunta ako sa malaking ospital sa San Juan. At may lumabas negatibo naman. At unti-unti na rin, medyo nakakain na rin ako ng tamang pagkain. Kasi yung pinaka-problema ko, hindi ko malunok ang pagkain eh. Napaka-lalim na hindi maintindi ang dahilan. Pero at least eh, medyo okay na ako ngayon. Salamat sa Panginoon. Minsan gusto kong bumangon para gusto kong isiset yung ating virtual meeting. Kasi nakaka-miss naman talaga. Kaya lang, hinang-hina ako talaga. Pero at least salamat nga andito na ako ngayon. At maraming salamat sa mga nananalangin. Pinibilang-bilang ko din yung mga kasamang preacher, sabi ko. Malalaman mo talaga mga kasamang preacher na totoo pagdating sa pangailangan. Pinibilang ko kung sino yung nananalangin. Pinibilang ko rin yung mga sino na kumumusta. Pinibilang ko rin yung mga walang pakialam. Sabi ko, ito yung mga taong totoong dadalo sa burol pag namatay ang preacher. Pero pa ito mga iba, hindi ko naman nila lahat, pero nakakalungkot na despite of all the efforts of the other friends, ay may mga tao pa din na mahirap mag-expect. Kaya tama na huwag tayo sa tao mag-expect. At sa halip ay pangunawa lagi ang ating gawad. Hindi sa Diyos tayo umasa. At salamat sa head. Kahit hindi siya namumusta sa akin sa group chat personally, namumusta siya pagaling ka. Ganun mga sinasabi. So sana matapos ng linggo nito, fully recover na rin sabagkat namimiss ko na rin magbuhat ng upuan. Maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy sa inyong pagkilos at nawa ang Diyos ay bibigay na ng kasiyahan sa atin matapos na lahat ng mga tiisin na ito. Maraming salamat po. Amen. Hey Brad, malakas na palakpak kay Yahweh El Shaddai. Tunay nga po mga kapatid that God is a faithful God. At minsan pang pinatunayan ng Panginoon na hindi niya pwedeng pabayaan ng mga lingkod niya. Tunay nga na kung meron mang pinakamagandang negative ay ang maging negative sa COVID. Maganda ang maging positive, pero mas magandang maging negative sa COVID. At ito yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa ating kapatid na si Brother Ruben na iningatan ng Panginoon, na iningatan ng Diyos. At minsan niyang pinapatunayan ni Yahweh El Shaddai na siya ang Diyos na hindi kumapalya. Praise God, muli nating palapakan ang Panginoon. At sa oras na ito, tawagin natin ang ating kapatid na yung magpapatotoo kanina, Sister Jeneline, kung nandiyan na po siya. Hello po, isang mapagpalang gabi po. Pasensya na po kanina, naka-speaker po kasi ako. Nagsasalita po ako, wala po pala. Isang pamagpapalang gabi po sa ating lahat. Naririnig po ba ako? Opo. Okay po. Pinagpapasalamat ko lang po sa ating Yahweh El Shaddai. Ang pag-iingat niya po sa aking buong pamilya. Sa kabila po ng wala po dito yung mga kapatid ko, nasa iba't ibang bansa po sila. Lalong-lalo na po ang aking asawa po ngayon na wala po dito. Nagpapasalamat po ako kasi sa kabila po ng pandemic, ng COVID-19, hindi po kami nangangamba na kasi kung lagi namin iisipin na baka mahahawakan ng COVID, wala po. Hindi po tayo makakapagtrabaho, hindi tayo. Although andun po yung kailangan mag-ingat tayo, pero kailangan po lagi nating isipin na kasama natin si Yahweh El Shaddai, hindi po ba? Siguro po pangalawang ibabahagi ko po yung patuloy na pagbibigay ni Yahweh El Shaddai po sa akin ng mga buyers kahit po nga pandemic at marami pong nawalan ng trabaho. Nagpapasalamat po ako kasi si Lord po ang nagbibigay talaga sa akin ng buyer kasi yun naman po ang lagi kong pinagpipray kay Lord na Lord, kayo po ang mag-provide ng mga buyer na ng mga buyer po sa akin. Kayo po ang manguna sa lahat po ng aking gagawin. Kaya lagi ko lang pong pinangahawakan ang pangako ni Yahweh El Shaddai. Kaya po binabalik ko po ang papurit parangal kay Yahweh El Shaddai. To God be the glory. Amen.
Praise God, hallelujah. Purihin si Yahweh El Shaddai. So, salamat kapatid sa iyong pagpatutuo. Napakaganda ng binitawan mong salita na yung tayo'y nananatiling hindi nangangamba. Sa totoo lang po, napakadali nating matakot, madaig ng mga kaganapan. Pero isa daw pong pinakamagandang tatak o pagkakakilandad ng isang nananampalataya sa Panginoon ay yung siya ay nakapaglalaban sa mga sinasabi na uso ngayon ng mga depression, mga anxiety, mga fear. Pero ang mga anak na El Shaddai ay walang kuwang sa puso natin ang mga takot. Sabi ko nga sa aking pag-share, ang taong puno ng Espiritu ng Panginoon, walang lugar ang takot sa buhay natin. Amen? Talapakan natin ang Panginoon. At sino pa po ang magpapatotoo? Tawagin natin ang ating kapatid, Sister Maria Luisa. Andyan po siya. Praise God. Amen. Hallelujah. Good evening po sa lahat. Alam po sa ating Yahweh El Shaddai. Sa lahat po ng kapatiran, sa lahat po ng naka-tune in sa FB at lahat po ng mga nasa loob po ng Zoom. Sa Diyos po ang lahat ng parangal at papuri, pagsamba at pagdakila. Naiyak po ako dahil sa kabutihan ng Panginoon, tunay at tapat po ang Diyos. Ang iba, bahagi ko po sa inyo yung pagsubok na tunay nga po pag naninindigan ka sa katotohanan, grabe po talaga ang pagsubok. Alam po ng Diyos bilang isang guro, napakahirap po ng sitwasyon po namin ngayon dahil hindi po basta pwedeng magturo ng online nang wala kang inihanda mga kagamitan, mga modules. Imagine po yung libro, halos isang taon ginagawa. Kami po within a week, kailangan makagawa kami ng mga modules. Tunay nga po napakatinding pagsubok po sa aming kalusugan, sa aming pag-iisip. Pero biyaya po ng Diyos. Siya po nagbibigay ng karunungan, ng kalakasan, ng pangangatawan. Kahit araw-araw po na yun nga po napupuyat. Pero lagi bago ako dumulog po, magtrabaho, bago humarap sa laptop ko, laging Lord, please help me, give me divine wisdom. Imagine siya na modules po yung kailangan kong gawin within a week. So, biyaya ng Diyos, nakatapos po ako ng 6. Salamat sa Panginoon. Yung 2 po, matagal ko nang nagawa. I-revise ko na lang. Yung 1 po, yun yung ginagawa ko ngayon. So, biyaya ng Panginoon dahil tunay nga pong sa bawat araw, tinetest yung ating pananampalataya. At lagi nating maiisip na talagang walang ibang tutulong po sa atin kundi ang Panginoon lamang. Sa kabila po na pagsusumikap mo na makagawa ka ng magagandang aralin, iniisip mo makatulong ka sa mga estudyante, mabigyan sila ng karunungan, ng kaalaman. Ang dami pa rin pong pagsubok. Pero biyaya ng Diyos, kanina, bago nga po maggawain, may bumulong na naman sa akin, alam pong Holy Spirit, lagi niya sinasabi, bakit ka matitinag? Bakit ka matatakot sa mga pagsubok? Sa mga persecution? Di ba binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tumayo sa inyong pananampalataya at paninindigan na ang Diyos ay nagtatagumpay, ang Diyos ay matagumpay. Walang anak ng Diyos na nalulupi kundi lagi nagtatagumpay sapagkat kasama natin si Yahweh El Shaddai. So biyaya ng Diyos. Yun nga po kaya maga akong nag-join sa virtual prayer meeting natin dahil wala po akong ibang inaasahan na bibigay sa akin ng kalakasan.
Wala po akong ibang inaasahan na magbibigay ng karunungan at tutulong sa akin sa bawat sandali, kundi ang ating Yahweh El Shaddai. Kaya Panginoon, maraming maraming salamat po. Lagi mong pinatutunayan ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagkilos sa mga taong walang ibang inaasahan, kundi ikaw lamang. Kaya praise God, salamat po. Napakabuti talaga ng ating Diyos. Sa panahong ika'y nanghihina, siya ang magbibigay ng kalakasan. Purihin po ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Praise God. Thank you po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you po. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Salamat po, Sister Maria Luisa. At napakaganda po ng kanyang hiniling sa ating Panginoon na bigyan siya ng tinatawag na divine wisdom. Ito po yung nagbibigay at nagbubuka sa ating isipan para sa dulo ng ating mga kayahan, sa dulo ng ating mga kaalaman, siya ang nagbibigay liwanag, direksyon para hindi tayo masukol ng mga problema, sapagkat ang wisdom ng Lord ay gumagabay sa atin patungo sa ikakatagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Praise the Lord. At sa gabing ito, mga kapatid, tatawagin ko po ang pinagpalang lingkod ng ating Panginoon na magiging dahilan ng pagpapala ng Diyos, kagalingan, kalakasan, lahat ng biyayang galing sa El Shaddai, ang ating kapatid, ang ating head disciple, Brother June Ero. At pero bago po yan, patawagin natin ang ating mga pinagpalang lingkod ni Yahweh El Shaddai na mangunguna sa pagpuri sa ating Panginoon ang District 3 Gospel Choir. Amen. Purihin ang ating Panginoon.